Ginoon. So naunawaan natin. So niligaan ng Diyos ang mga tao para maging kasiyahan niya, maging karangalan niya, maging kalaro niya, makapagbigay ng kaligayahan sa kanya. Naunawaan natin. At niligay niya ang mga tao sa Garden of Eden, perfect and beauty, at sila ang namahala roon. Ngayon, ang nangyari, si Eva at Adan ay nagkasala. Yan. Bakit nagkasala? Kasi si Satan na ganyong ahas at binulungan si Eva. Sabi, Eva, sabing gano'n, sabi ba ng Diyos ay huwag kayo makain ng bunga na nag-aalam ng masama at mabuti? Kainin ninyo, mainam yan. Sapagkat mabubuksan ang isip niya at magiging Diyos din kayo. Kaya ang ginawa ni Eva, kinain niya, hindi yung mansanas, hindi rin yung ubas, kundi yung bunga ng tree of the knowledge of the tree of knowledge of good and evil. Nakuha natin. Ngayon, nasa harapan si Eva, pinakain din si Adan. Pinakain din. Nakuha natin. So ang nangyari, eto na. Pumasok na ang malisya kila Eva at Adan. Nung una sila ay hubot-hubad, walang malisya. Ang nangyari, kumuha na si Adan ng dahon, tinakip na niya sa kanyang sarili sapagkat nagkaroon na siya ng malisya. Pumasok na yung kasalanan. Sabi ng Romans 5.12, ang kasalanan ay pumasok sa kay Eva at kay Adan, at ang dahil dito ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao. So nang sumuway si Eva at Adan sa Diyos, hindi na sila naging kaluguran ng Diyos. Nakikinig pa ba tayo? Okay, no? Nang sumuway na si Eva at Adan sa Diyos, hindi na siya kaluguran o kasiyahan ng kanyang Diyos. Kailan tayo nagiging kasiyahan ng mga magulang natin? Kapag tayo ay sumusunod sa ating magulang. Tama? Pero subukan mong sumuway sa magulang mo, kasiyahan ka ba ba niya? Hindi. Kailan ka kasiyahan ng mga teachers mo? Pag sumusunod ka sa kanya. Pag hindi ka sumusunod sa kanya, hindi ka kasiyahan ng teachers mo. Kailan tayo nagiging kasiyahan ng ating barangay, ng ating gobyerno? Kapag tayo ay sumusunod sa law of the land, nagiging kasiyahan tayo. Naunawaan natin. So, ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang mga tao para maging kasiyahan. Pero, dahil nagkasala ang tao, hindi na naging kasiyahan ng Panginoon. Naliwanag po ba? So, ibig sabihin, kapag ang tao ay nagkakasala at patuloy na nagkakasala, hindi siya nagiging kasiyahan ng ating Panginoon. Naunawaan natin. Di ba pag tayo ay mabuting tao eh, pinagmamalaki tayo ng ating mga mahal sa buhay, tama? Tama ba? O, pag tayo ay mabuting tao, ang ating mga mahal sa buhay, pinagmamalaki tayo. No? Pero pag hindi tayo, pag tayo ay nagkakasala, minsan halos itakil na tayo eh. Kasabihin ng ating mga mahal sa buhay pag wala sa Panginoon, wala na akong anak. Wala na. Kagaya one time, narinig ko sa balita, sabi ni dating Mayor Bradley, no? At hanggang ngayon pa yata, mayor pa siya, hanggang June 30 pa siya sa Manila. Sabi niya, yung anak ko, nagda-drugs. Pinagbabawal ko yun sa Manila eh. Tapos siya mismo lumalabag. No? Nung siya ay nahuli na nagda-drugs, hindi siya tinulungan. At ang sabi niya, mula noon, tinuri ko na siya, hindi ko na siya anak. Ano ibig kong tukuyin? Para kay Mayor Fredlin, yung anak niya ay naging masawain, hindi niya tinuturing na anak. Ibig sabihin, hindi blessing na kuha natin. So ano ang ibig kong tukuyin sa conference na ito? Nilikha ka, nilikha ako ng Diyos para maging kasiyahan niya. Nilikha ako ng Diyos para maging kasiyahan niya. Anong sabi ganoon sa Awit 37 verse 4? Anong sabi ganoon? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. No. Sa Diyos mo, hanapin ang iyong kaligayahan o paligayahin mo ang Diyos at ibibigay ang nasa ng iyong puso.
Ito yan eh, para maunawaan ninyo ako, hindi ito alam ng maraming tao. Maging ang maraming churches, hindi nila ito alam. Pati ang maraming mga ngaral ay hindi nila ito alam. Hindi nila alam na tayo ay nilikha ng Diyos. Ang akala nila, nanggaling tayo sa unggoy. Evolution. Mali. Ang unggoy, kung yan ay nagiging tao, eh bakit hanggang ngayon unggoy pa rin sila? So iba ang unggoy, iba ang tao, hindi tayo galing sa unggoy. Yung tinatawag na evolution ni Charles Darwin, hindi totoo yun. Tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos at nilikha tayo para makapagbigay kasiyahan sa ating Panginoon. Maliwanag po ba? Para saan ang laruan mo? Para maging kasiyahan mo. Para saan ang kaibigan mo? Para maging kasiyahan mo, hindi kaaway mo. So ganun nang nilikha tayo ng Diyos para maging kasiyahan niya. Maliwanag po ba? At ang tao'y nagkasala, hindi ito gusto ng Diyos, kaya hindi na nagiging kasiyahan ng Panginoon. So dapat nating maunawaan na kinakailangan natin bilang tao na bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Hahanapin natin paano ba bibigyan ng kasiyahan ang Diyos. Matanong ko kayo, paano niya magbibigyan ng kasiyahan ang parents ninyo? Paano? Paano? Dito sa banda rito, sino ang sasagot? Paano niyo mabibigyan ng kasiyahan parents ninyo? Paano? Papaano? Paano daw? Ano daw sabi? Paano mabibigyan ng kasiyahan? Paano daw mabibigyan? Sige, bigyan ng mikropono. Yan. Paano mo mabibigyan ng kasiyahan ang parents mo? Paano? Kapag tumutulong po sa gawaing bahay. Kapag? Tumutulong po sa gawaing bahay. Yun, kapag tumutulong sa gawaing bahay. Hindi yung panay tulog lang ng tulog. Hindi yun. Kapag tumutulong sa gawaing bahay, nabibigyan ng kaligayahan ang magulang. Okay, dito naman sa kanan. Kaya, sino sasagot? Paano mo mabibigyan ng kaligayahan ang magulang mo? Yan, si Krian. Sa pag-aaral po ng mabuti. Sa pag-aaral ng mabuti. Pag nag-aaral ng mabuti, nabibigyan ng kaligayahan ang magulang. Pagbagsak, repeater, hindi nabibigyan ng joy ang magulang. No? Kaya nga ako, I'm not in favor of K-12. No? Siguro K-12, not now. Siguro may panahon yan. Kasi ngayon lang, kulang nga yung mga guro eh. Kulang nga yung mga libro. Kulang nga yung classrooms. Kulang nga yung chairs. Tapos magkikaitel ka pa. Eh, ang taas ng pangarap ng ating gobyerno, pero hindi siya proportionate. Hindi proportion. Dapat ang pangarap mo ay proportion sa katotohanan. Magdagdag muna ng guro. Magdagdag muna ng upuan. Magdagdag muna ng classrooms. At ang mga teachers muna ay maglinang muna, magpakadulubahasa, then push the K-12, no? Even K-14, pwede na yan. Huwag lang K-9, kasi aso yun. K-9. Nawanawaan natin. Ngayon, kapag ikaw ay sumusunod sa iyong magulang, natutuwa ang magulang mo, no? Krian, pag natuwa sa iyong magulang mo, meron ka bang reward sa kanya? Meron ka bang reward sa kanya? No? Wala ka ng mikropono. Yan. Meron ano, halimbawa, nang sumunod ka sa parents mo, anong naging reward mo? Binibili ko ni mama yung pinapabili ko. Yun, binibili ni mama yung mga pinapabili mo. Like what? Name one. Ano po, dati po, cellphone. Yan, yeah. Okay, salamat. Naunawaan natin? Okay, tingin kayo sa akin para maunawaan ninyo ako. Kapag binless mo ang parents mo, di ba ang saya-saya mo? Tama? Tama! Ang saya-saya mo. Di ba ang saya-saya rin ang parents mo? Tama? Parehas kayong masaya. Kapag binless mo si Lord, masaya ka at masaya rin siya. Tama? So ang tunay na kasiyahan,
sasabihin nila, oh, si daddy, laging stress ang buhay. At bakit di mo tinatanong kung sino ang pinagmumulan ng stress niya? Dapat tinatanong mo. Ano? Diba? Do you want to see your daddy stress-free? Oh. Ganun lang naman yun eh. So it means, pag binigyan mo ng kaligayahan ang parents mo, oh, ang saya-saya nila. Ang saya-saya mo rin. Kasi nabigyan mo sila ng kaligayahan. No. Ngayon, meron kang reward sa parents mo. Tama? O tingin kayo sa akin. Alam ba ninyo ang mga tao ay maraming pangarap sa buhay? Alam ba ninyo maging ang mga young people na kagaya natin maraming pangarap sa buhay? Diba? You are young people by age. Ako by heart. Oh. Di ba meron tayong mga pangarap? Tama? Ngayon, si Krian, sumunod sa kanyang mama, yung pinapabili niya, binigay ni mama niya. Oh. Oh. Ako, meron akong nakaraan, no? iPhone 4S, yung latest model ng cellphone. No? Hinigay ni Joshua, binigay ko. Ngayon, iPhone 5 na yung latest, magkakaroon ako. Sino kaya ihingi nun? Baka si Joseph naman. O si J.I. naman. Bakit ko hiningi? Bakit ko binigay kay Joshua? Kasi nakita ko, tumaas yung grades niya. Di ginanahan ako, di ba? Malang tao. Eh kung bumagsak yung grades niya, hiningi niya yung iPhone 4S ko, ano sabi ko sa kanya? Bahala ka sa buhay mo. O kaya tumigil-tigil ka nga. Okay? Nakuha ninyo? Sundin ninyo ang parents ninyo. Hindi mahirap manghingi sa kanila ng anything. Then sinusunod nyo sila. Tama? Totoo yun. Ganon din ang Diyos. Pag sinusunod mo ang Diyos, no? Namitaan ba ba? Pag sinusunod mo ang Diyos, lahat ng hinihingi mo sa Diyos na kailangan mo, hindi luho mo, hindi layo mo, ibibigay ng Diyos. Iyan ang sinasabi ng Awit 37 verse 4. Sa Diyos mo, hanapin ang iyong kaligayahan, paligayahin mo ang Diyos at ang mga nasa, mabubuting nasa ng puso mo, ibibigay ng Diyos. Nahiginig pa ba tayo? All truth is parallel. Binigyan mo ng kaligayahan ng parents mo. Masaya ka? Masaya rin siya? In return, binigyan ka ng reward. Okay, mikropono kay Krian. O, Krian, nung binigyan ka ng mama mo ng bagong cellphone, ano pa aram na mo, malungkot? Masaya ka. Masaya! Oo. Nung sumunod siya sa parents niya, sa mama niya, sumaya ang mama niya, no? Masaya rin siya, nakapagbigay din siya ng joy sa mama niya. In return, humingi siya sa mama niya. At ang mama niya, ibinigay din yung binihingi niya. Anong nangyari? Masaya siya. Bakit? Kasi binigay ng mama niya yung hiningi niya. Tama? Kapag sumusunod ka sa Diyos, hingin mo sa kanya lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. Kaya, yung pagsunod sa mga hindi masama. Yan ay makapagbibigay ng kaligayahan sa kanila, and it will also give joy to you, and not only that, you will be rewarded by your parents. Same thing with God. Kapag ang Diyos ay sinunod mo, sasaya siya, and in return, nilinig ka sa kanya, ibibigay ng Panginoon. Bakit? Sumunod ka. Nakita mo, yung isang babae, matagal nang kinakausap ng Diyos, kampangayon, wala pang kap, ang dami nang sinasabi sa kanya ang Diyos, marami nang prophecy sa kanya ang Diyos. Pero hirap na hirap siyang tumugon, naglalaro, naglalaban yung mind at saka yung puso niya. Sino ba ang susundin ko? Yung prophecy o ang sarili ko? Pero nung Sunday, nagbigay siya. Pero hindi pa ganap yung kadidig pa lang yun, simula pa lang yun. Pero ang ganda ng sabi sa kanya ng Panginoon, hindi ka pa
isipin mo. Nakikinig na ba kayo? Di ba? Ang saya-saya! Pinaunawa sa kanya ng Diyos ang liit lang ng binigay mo sa akin. Papalitan ko yan ng maganda. Hello? Nakikinig ba tayo? Oh, ngayon yung Galaxy S4 ko. Kung mag-aaral ng mabuti si Joseph, hilingin niya yun, ibibigay ko sa kanya Galaxy S4 ko. May tao pa ho ba rito? Pag sinanong ni Joseph, Papa, asan yung Galaxy S4 mo? Sa kanya, saan ko na ipapakita? Mag-aaral ka muna ng mabuti. May tao pa ho ba rito? Kaya galing yun. Kaya ang akala ng marami, ang pagsunod sa Diyos, mali! Ang pagsunod sa Diyos, pag namatay ka, papasok ka ng langit. Alam mo, sa lugar namin, alam to ng mga taga-lugar namin eh. Kapag maingay sa lugar namin, gabing-gabi na, hindi pa kami makatulog, may birthday. Nagbibidyo kay walang katapusan, hanggang umaga yan. Ewan ko ba sa aming lugar, pwede naman silang kumanta na sila-sila lang. Bakit kinakailangan iparinig pa sa amin yung kanilang mga kanta? Kaya gusto mong matulog, hindi ka na makatulog. Hindi ka makatulog kasi may birthday. Palagi yan. Pangalawa, pag hanggang umaga, walang natutulog, may patay. May patay. Anong ibig natin tuuyin? Hindi na iwasan na may nagbiberde. Pero sana maiwasan na huwag na maingayan yung kapitbahay. Pangalawa, hindi na iwasan na may namamatay. At pag may namamatay, maingay hanggang madaling araw, walang magre-reklamo kasi patay yan eh. Anong ibig kong tuhoyin? Pag may namamatay, saan pumupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Yun ang tanong. Kaya ang nais ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Pag sumunod tayo sa Kanya, tayo namatay, langit ang punta natin. Pag hindi tayo sumusunod, impyerno ang punta natin. At pag tayo sumusunod sa Diyos, lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Diyos. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos yan. Lahat. Tingnan mo, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ganito ako bumati. Happy birthday. And may the Lord give you the good desires of your heart. Bakit ko nilalagay yung good desires? Kasi minsan may mga desire tayo, hindi good. Diba? Gusto ko magkaroon ng tablet. Kasi gusto ko lagi naka-online FB. Eh, hindi good desire yun. Hindi ka na nag-aaral, puro ka nalang FB. At sa ang FB pa naman, ang laging laman ng FB, pag-ibig. Tama? Pag-ibig ang laging laman ng FB. Masano ang FB? Puro pag-ibig yan. Pangalawa, pag hindi pag-ibig, puro picture nila. Di ba? Awa kayo sa FB. Kaya nga gumawa patuloy ng Instagram exclusive para sa mga pictures. Nakuha natin. So, yung mga good desires natin, ibinibigay yan at ibibigay yan ng Diyos. The good desires of our heart. Ituloy natin ang magbasa yung mga susunod na verse. Naunawaan natin na konti pa lang ibinigay, kapiraso pa lang yun. Unang pagsunod pa lang yun. Pero kita mo yung prophecy, ha? Eh kung susunod pa uli, na mas malaki pa uli ibigay. Ito ang masunod na prophecy. Lilipad ka kaagad ng ibang bansa. Yes! Hindi ka lang doon sa Palawan para doon sa underground king. You will move around the world. Nang napakabilis. Tingin kayo sa akin. Pag mabilis kang sumusunod, mas mabilis kang pinapagpala. Tama?
Yes. Mabilis kang sumunod, mabilis kang pagpapatay. Magbabagal ang pagsunod mo. Ang bagal. Ang bagal. Mapapansin mo yung iba? Abit na lang abit, tugtog na lang tugtog, practice na ng practice. Wala sa harapan. Pero minsan, kapapractice lang, nasa harapan ka agad. Anong dahilan? Mabilis ang pagsunod. Doon sa school ng mga anak ko, sabi ng isang parent, bago-bago mo lang dito sa school na ito, gumagawa ka ng pangalan, ha? Hindi mahalaga kung bago ka sa school lang iyan. Kung mag-aaral ka kaagad ng maigi, kahit kapapasok mo lang sa school na yan, kahit transfer ka lang dyan, makikilala ka dahil gumagawa ka ng mabuti. Amen? At tumataas ang grade mo. Dalawa lang naman yan eh, para makilala ka sa lugar ninyo. Magpakabuti ka at magpakasama ka, makikilala ka. Dalawa lang yan. Dalawa lang yan para sumikat ka sa school. No? Magtayo ka ng fraternity at ikaw ang manguna dyan, makikilala ka. Tayo ka ng sorority. O kaya naman, magpakabuti ka. Maging valedictorian ka. Maging presidente ka ng, maging presidente ka ng newspaper ng school. O. Makikilala ka. O kaya naman, mambuli ka. Ano? Tama ka? Mambuli ka. Makikilala ka. O kaya naman, kung ayaw mo mambuli, o ayaw mo rin namang ano, tumaas ang grade mo para makilala ka, maborma ka. Magpagwapo ka ng matindi. Makikilala ka. O kaya naman, magpaganda ka talaga. Lagi kang maganaw. Pagandahin mo sarili mo. Ayusin mo yung mga kilay mo. Bunutan mo. Alagang, makikilala ka sa school. Di ba? Pero dapat mas piliin mo, no? Mas piliin mo na makilala ka dahil gumagawa ka ng mabuti. Makinig po tayong lahat. Bilisan mo ang pagsunod. Mabibilis ang pag-angat mo at pag-asenso mo. Amen. Sino dito ang gusto mo masenso? Yumaman, managana, lahat ng mga kailangan ay mabili. Lahat ng pangalan na gusto ay masunod. Mabilis ang sumunod sa Diyos. Paulit-ulit ang sinasabi sa marami. Susunod ka rin lang, pinapatagal mo pa. Dapat kung susunod ka ngayon na. O diba, misan, nung siya ay wala pang asawa, wala pang anak, ayang mag-aral mabuti. Nung nagkaanak na, nagkaasawa na, walang trabaho yung asawa, babaero pa, mag-aaral ako. Magtatapos ako ng pag-aaral. Mabuti na lang, may ALC ang gobyerno, Alternative Learning Center, di ba? Na kung saan pwede ka mag-graduate kahit na hindi ka nakapag-aaral in a proper way para bigyan ng chance. Kailan mo pagbubutihin ang pag-aaral mo? Kailan? Ngayon na. Ngayon mo na pagbutihin ang pag-aaral mo. Nakausap ko isang babae. O di ba nag-aaral ka sa kolehiyo? Opo. O, ano, natigil ka na? Opo, eto, kasi nagkaanak na ako. Anong trabaho ng asawa mo? Ayan, naglalako. Magkano kinikita niya? Tsamba-tsamba. So, sayang nga po eh. Sana pinagpatuloy ko pag-aaral ko. Sana hindi ako nagpabuntis sa kanya. Kung isipin mo, sayang. Kailan mo pagbubutihin ang pag-aaral mo? Ngayon na. Kailan mo kukulin ang magiging valedictorian? Ngayon na. Kailan ka magiging top? Ngayon na. Kailan ka susunod sa magulang mo? Ngayon na. Kailan ka magbabagong buhay? Ngayon na. Kailan ka magbabalik loob sa Diyos? Ngayon na. Kailan ka susunod sa Diyos? Ngayon na. At kapag naging masunurin ka sa Diyos, ngayon na! Ang pagpapala mo ay darating din. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na.
And yung sabi nga noon, the Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptians for articles of silver and gold and for clothing. Tignan natin ang pagbasa. The Lord had made the Egyptians favorably disposed toward the people and they gave them what they asked for, so they plundered the Egyptians. Ito ang kwento niya. Ito ang kwento para maunawaan ninyo. Bakit ba? Ang dami naman pwedeng pawisan, ilong pa. Ano pa naman yan? Ang dami naman pwedeng pawisan, pwede naman yun, no? Bakit yung ilong ang pinapawisan? Hindi maintindi. I can't understand. So, ganito yan. Ang mga Israelita, panahon ng tagirap, nagpunta ng Egypt. Nanagana sila roon sa panahon ni Jose. Namatay na si Jose, limitaw ang panibagong Pharaoh, King of Egypt, inalipin ang mga Israelites. Ang ginawa ng mga Israelites, nag-cry out kay Lord. Ang ginawa ng Lord, sinugo si Moses para ilabas nila out of slavery from Egypt. No. At bago sila lumabas ng Egypt, sila po ay humingi ng kung ano-anong kayamanan sa Egypt at binigay sa kanila ito ng mga Egyptian. Naunawaan ninyo? Yeah. Tuloy natin ang pagbasa sa aklat ng Exodus. The Lord said to Moses, tuloy natin, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from each man whose heart prompts him to give. Tuloy natin. These are the offerings you are to receive from them. Gold, silver, and bronze. Tuloy natin. Blue, purple, and scarlet. Yarn and fine linen, goat hair. Tuloy natin. Ram skins, dyed red, and hides of sycamores, acacia wood. Tuloy natin. Olive oil for the light, spices, etc., etc. Ano ibig ko kuyin? Exodus 12. Lumabas sila ng Egypt. Hindi na alipin, daladala ang kayamanan. Exodus 25. Ang sabi ng Diyos, gawa kayo ng templo, no? Gawa kayo ng tabernacle ng church para sa akin. At ang sabi ng Lord, Moses, hingan mo sila. At ano yung hinihingi ni Moses sa kanila? Yung binigay ng Diyos na nanggaling sa Egypt. Nakikinig ba tayo? Okay. Wala silang ibibigay sa Diyos malibang sila ay binigyan ng mga Egyptians. Okay. Alam mo bang may binigay din sa iyo ang Diyos? At yung ibinigay sa iyo ng Diyos, nais ng Diyos, gamitin mo yan. Nakikinig ba tayo? Tingin kayo sa akin. May binigay sa iyo ang Diyos at nais ng Diyos kung ano yung binigay sa iyo, gamitin mo yan. Huwag mong tingnan yung binigay sa Kanya. Dahil iba-iba yung binigay sa atin. At yung binigay sa atin, nais ng Diyos, gamitin mo yan para sa Kanya kasi nagmula yan sa Kanya. Ano yun? Halimbawa, binigyan ka ng Diyos ng magandang boses. Yung boses mo na yan, gamitin mo yan para sa Diyos. Binigyan ka ng Diyos ang talento sa pag-awit, pagtugtog, pagsayaw, pag-keyboard, pag-drums. Ang talento ipinigay sa iyo ng Diyos, gusto ng Diyos, gamitin mo sa Kanya yan. Hello? Magaling ka mag-drawing. Ano man ang talent mo, ano man meron ka na binigay ng Diyos, nais ng Diyos na gamitin mo sa Kanya yan. Ayaw ng Diyos na hindi mo gagamitin sa Kanya yan, gamitin mo sa Kanya. Nakikinig ba tayo? Kaya, lahat ng mga may talento na hindi pinapagamit sa Diyos, hindi natutuwa ang Diyos. At kung ikaw ay may talento na dati mong ginagamit sa Diyos at hindi mo na pinapagamit kayo sa Diyos, hindi natutuwa ang Lord. Kaya ang nais ng Diyos, anumang talento mo ay pag-amit mo sa Kanya. At ang nais ng Diyos, lahat ng kung anong meron ka, no, ay i-offer mo sa Panginoon at pasalamatan mo ang Diyos. At sabihin mo sa Diyos, na Lord, ako ay meron nito kasi ito ay binigay mo po. Alam mo, ang buhay natin galing sa Diyos. Ang ating hininga galing sa Diyos. Everything in us. Ito na po kayo tumingin. Naunawaan po natin. Yung ating uling ibalik yung pamagat.
ating muling ibalik yung pamagat. Yan. Anong sabi nga noon? I was made to praise you, Lord. Nilikha tayo ng Diyos para siya mapurihan. Tayo ay nilikha ng Diyos, number one. Number two, nilikha tayo ng Diyos para maging kasiyahan niya. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa wangis niya. At nais ng Diyos na maunawaan natin ito. Hindi ka nilikha ng Diyos para magkasala. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging bakla, para maging tomboy, mag-drugs, mag-shabu, mag-marihuana, maging member ng barkada na wala namang pinupuntahan. Hindi ka nilikha ng Diyos para magbaban sa computer shop. Hindi ka nilikha ng Diyos para pumakit ang buhay mo. Gusto ng Diyos na sumunod ka sa Kanya. Ayaw ng Diyos na nabubuhay ka sa kasalanan. Gusto ng Diyos na sumusunod ka sa Kanya. So, in return, pagpapalain ka ng Diyos. Kasi lahat ng mga naging masunuri na sa Diyos at kayo ngayon ay nasa harapan na. Patuloy kayong maging masunuri sa Diyos at patuloy kayong itataas ng Diyos. At kayong nagkakaloob sa Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ay biglang darating sa inyo, hintahin mo. At habang patuloy kang sumusunod, nagkakaloob, nagbibigay sa Diyos, lalong tataas at lalong tumataas ang pagpapala at ang blessing mo. Nakikinig po ba tayo? Hindi mahirap ang Diyos. Napakayaman ng Diyos. Kayang-kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. At ang Diyos ay makapangyarihan, kaya-kaya kanyang paglingin. Kaya kanyang bigyan ng magandang kasuotan, magandang pananamit. Lahat ng magaganda sa mundong ibabaw nito ay kaya-kayang ibigay ng Diyos niya. Magandang tahanan, lahat ng magaganda, God is willing to give it all to us. Nakikinig pa po tayo dito. Sino rito yung mabuting kuya? Taas ang kamay. Mabuting kuya. Walang mabuting kuya? Sino yung mabuting ate? Taas ang kamay. Ano ibig sabihin ng mabuting kuya at mabuting ate? Hinahangad mo ang kabutihan ng mas bata sa iyo. Tama. At magsasacrifice ka para sa kanila. Magsasacrifice ka. Dahil mabuti ka. Kung nagagawa mo yan sa kanila na handa kang mag-sacrifice para sa kanila, kung nagagawa mo sa kanila na gusto mong bumuti ang kalagayan nila na ikaw ay tao, lalo na ang Diyos. Lalo na ang Diyos na gusto niyang makita lahat tayo nasa mabuting kalagayan. At ang Diyos ay nagsakripisyo, buhay niya ang ibinigay niya sa krus ng Kalbaryo. Halos 2,000 taon na ang nakalilipas, God died on the cross of the Calvary sapagkat mahalan niya tayo. Ano ang ibig kong tukuyin sa oras na ito? Hindi kalooban ng Lord na ikaw ay nasa kasalanan. Nais ng Diyos na ikaw ay nasa kabutihan, nasa kabanalan. Nais ng Diyos na maging kaligayahan ka niya. At kung magiging kaligayahan ka ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay ng Diyos. Malapit na pong magwakas, malapit nang magunaw ang mundo, malapit nang dumating ang Panginoong Hesukristo. All signs of the second coming of Christ ay na-fulfill na. At napakalapit, napakalapit.